So, in today's video, sisilipin natin tong si MoneyCat. Aba, nung last time, nagkaroon tayo ng poll at shinare nyo sa akin na si MoneyCat yung isa sa mga worst na mga ola para sa inyo guys. Dahil sa interest, may kinakaltas bago i-release yung loan. At grabe daw kung maka-follow up, especially kung papalapit na yung due date or na-late ka sa pagbayad. So, tingnan natin kung ano ba itong meron kay MoneyCat. Papakita ko sa inyo mga screenshots kung paano mag-apply para sa mga nagbabalak palang mag-download dito kay MoneyCat. Eh, di alam nyo na kung ano yung mga information na hihingin niya at kung may kalokohan ba itong si MoneyCat. So, if you wanna learn more, then please keep watching. Hello everybody, welcome back to my channel. Full disclosure, this video is not sponsored and it's based on my personal experience. Third time ko na tong susubukan si MoneyCat. Yung first tsaka second. Kalokohan kasi reject ako. Grabe guys, di nga ako ma-reject sa ibang loan. Pero kay MoneyCat, ayaw niya sa akin. It's 2023, tingnan natin kung may mga pagbabago ba at kung ganun pa rin siya. May iba kasi sa inyo yung sinasabi, so calm down po ha. Tingnan natin kung nag-okay ba siya this 2023 or... Sakit pa rin sa ulo yung guys. Sa Google Play Store pa rin. And rehistrado siya kasi sa SEC. Pupunta nyo ng Google Play Store, aba, in your face, ipapakita nyo sa inyo yung mga screenshots, yung certificate of registration nyo from sa SEC. Anyway, yung kanyang business permit, shinare nyo rin dun sa Google Play Store, aba, mukhang legit ha. Sabi, you can loan up to 20,000 pesos with MoneyCat, 0% interest, tsaka 5 minutes lang daw. Eh, makukuha mo na yung results, yung ganon. Tapos easy, isang ID lang daw yung kailangan mo. Mukha siyang legit. But kahit na rehistrado guys, that doesn't mean na okay siya para sa ating lahat. Eh, huwag nyo munang i-download itong si MoneyCat. Pusin nyo na yung video na to kasi dinownload. For the third time in my life guys, linlick ko yung install. Tapos pag-install, syempre, pag ato ka pa rin sa Google Play Store, pwede nyo mong i-click yung open para mapunta ka doon sa app. Lalabas itong window na sabi niya, kapag meron kang referral ID, you can enter it there. Pero kung wala kang referral ID, then you can just skip that part. Click skip, and then yun. I'm so excited to have you here. My name is MoneyCat, and I will help you register for the loan. Cute siya. Before we start, please provide your mobile phone. So, ibibigay mo yung phone number mo, tapos i-click mo yung submit. Hihingan ka niya ng pangalan, pagkatapos ipapag-agree ka niya dun sa mga loan agreement at privacy policy. Tapos, i-click mo lang yung check. I-check mo lang siya, tapos i-click mo yung agree. Pagkatapos, tatanong ka niya kung paano ka daw niya i-address. Yung Mr., Mrs., Miss, nasa inyo na yun. Pagkatapos nun ay hihingi niya yung birthday mo. Siyempre, kailangan mo yung ibigay. At saka i-click mo na lang yung submit pagkatapos nun. Hihingi siya ng email address dahil law compliant daw siya ha. According to Public Act number 9474, it is my obligation to send you the loan agreement. Oh yeah. Click OK at mapupunta ka doon sa page kung saan pwede mo lang ilagay yung email address mo. Click lang yung submit pagkatapos mo doon and then nice job daw. Napaka-encouraging niya. And then hihingin niya na yung bank account mo. At tapos yung bank account na pwede mong ibigay dito kay MoneyCat, dapat hindi po siya pang payroll. Hindi po siya credit card or cash card or debit card. Dapat savings account siya. Sa next page, nandami siyang mga banko na pipilian. So, hindi po siya pwede GCash yon. Pagkatapos mo ibigay yung bank info mo, kaya yun, papakita niya na yung mga iba't ibang IDs na tinatanggap ni MoneyCat. So, SSS, UMID, TIN, driver's license, passport, no other IDs are accepted. So, yun lang. Pagpili mo ng ID, syempre, lalagay mo yung ID number mo sa baba. Kaya yun, pipicturean mo na yung ID mo. Meron siyang mga paalala kung paano kunin yung picture ng ID mo. Kung ayaw niyang tanggapin yung ID mo, sasabihin niyang sorry, ang blurry daw yung ID mo. And then, ipapakita niya naman ulit sa iyo yung mga instructions sa pagkuha ng ID. So, dapat super clear. Kasi, pag tinanggap niya na yung ang pagpicture mo ng ID mo, then sasabihin niyang thank you, mag-proceed ka na sa pagsi-selfie. So, meron naman siyang tip kung paano gawin yung selfie. Basta, kung tinanggap niya yung picture ng ID mo, tapos yung selfie mo, i-great job ka niya. Or, thank you. Pero kung hindi, sorry. Tapos, isasuggest niyang irritate mo. Kung okay siya sa mga picture na kinuha mo, then pwede kang makapag-proceed, then i-click mo lang yung okay. Tapos, hihingi po siya ng contact information ng reference mo. Pwedeng spouse or relative. And then, in case daw mawalan sila ng contact sa'yo, hihingi na siya ng contact, emergency contact. So, dalawang numbers yung hihingin niya sa'yo. Pagkatapos mo doon, just click submit.
yun, lalabas na yung congratulations. You are just in one step to get your first loan na 0% interest daw. So, ipapakita niya na you can loan from 500 pesos up to 20,000 pesos. You can play with the numbers there, pero it doesn't really matter. Kasi kahit na ilagay mo 20,000 pesos dyan, hindi mo naman ma-expect na 20,000 yung i-approve sa'yo kapag first time mo. Kasi usually, pag nag-offer sila ng 0% interest, usually, yung binibigay nilang loan, dun ka naman talaga magsisimula sa mababa, sa lowest possible na pwede niyang i-approve sa inyo. But it gives you the idea kung magkano yung magiging interest niya. For example, sa 4,500, yung first payment date mo, syempre hindi ka rin makaka-expect na yung long term yung mapupunta sa iyo, no? Kahit na sinasabi niya, pwede daw siya magbigay ng long term. Ito, pag sinabing 0% interest talaga, mag-i-expect ka na lang talaga na magsisimula ka sa pinakamababang credit limit at sa pinakamaikling term loan. Ito, kaya kasi sinabi niya sa 4,500, for example, kung first time mo, 7 days to, yung ibalik mo after 7 days is 5,161. Kung hindi ka naka 0% interest, i-click mo yung choose loan kung gusto mo mag-proceed, pero meron siyang paalala sa ilalim na kung i-proceed mo yan, it is understood na nag-a-agree ka sa mga loan terms na yon. So, kaya nga, dapat guys, super careful. Mukhang mataas pa rin yung interest niya, guys. To be honest, 7 days lang, yun yung interest. Saan namang mataas yan? So, kaya nga, dapat careful sa pag-click ng choose loan. Huwag kasi yung click nang lang ng click. Kung sakali, tanggap mo na sa 7 days, yun yung interest na haharapin mo, i-click mo yung choose loan at next page, hihingi po siya ng permission sa geolocation mo. Pwede mo i-click yung while using the app. And then next naman is hihingi niya yung address mo. And then just click submit. Ito na yung kalokohan ni MoneyCat, guys. Sa 3 times na nag-try ako dito kay MoneyCat, dito ako palaging ano ba to? Parang joke. Walang problema yung phone number ko, guys. Wala rin problema yung aking ID. Kasi hindi naman siya expired. Pero hanggang dito na lang talaga ako, guys. Kahit na ilang beses ako nagpalit ng number dito kasi akala ko ayaw lang niya sa number ko, walang dumating na OTP. Walang dumating na OTP. Pag-uuhan ko si MoneyCat. Third time na to, guys, ha? Third time, wala akong utang kay MoneyCat. At the time of filming this video, wala akong utang kay Digido. At good standing din ako sa OLP. Pero di lang talaga ako makapag-proceed kay MoneyCat. So, anong klaseng loan app to, di ba? Kulo ko tong si MoneyCat na kahit na 0% siya. Pero wala, ayoko sa kanya. Ewan ko sa inyo ha, given this, kung ganun man lang, kung hindi man lang pala siya magpapadala ng OTP or wala man lang feedback na ayaw niya sa'yo or hindi ka approve, kung ganun man lang yung app, huwag nyo nang ibigay yung mga personal information nyo. Guys, nasa inyo na kung gagamitin nyo itong or ida-download nyo itong si MoneyCat, pero hindi maganda yung aking experience sa kanya. Ha? And according to some of our viewers, MoneyCat, laki ng charge at iba pang amount pa kukuha mo sa in-apply mo, hindi rin siya pwedeng i-cancel. So take note yan, guys. Tapos may sumagot pa sa kanya na sabi, worse din talaga si MoneyCat. Tapos may nagsasabi din, grabe yung interest, mas mataas pa daw sa Bombay. Tapos meron din nagsabi na, MoneyCat, maliban sa malaking interest, every 5 minutes yata tumatawag kapag malapit na yung due date mo. Ayoko ng ganyan. MoneyCat, ang pinaka-worst na ola, super laki ng deduction, super laki din po ng kaltas na makukuha sa loan mo. Kaya yun. So, take note na lang, guys. At isa pa guys ha, kung pumunta kayo ng Google Play Store bago nyo i-download yung isang app, explain nyo yung lahat ng mga reviews. Kasi kahit nasabihin yung 4.5 stars siya dito, huwag kayong kaagad-agad maniwala dyan. I-click nyo yan, tapos i-click nyo yung see all reviews. Ayan, tapos punta kayo dun sa mga nagbigay ng 1 star sa kanya. At kapag consistent po yung sinasabi ng mga nagbigay ng critical or 1 stars kay MoneyCat, take it as a red flag. So, given this guys, it's up to you kung gagamitin nyo pa rin si MoneyCat o hindi. Pero para sa akin, ayoko sa kanya. Hope you guys learned something from this video. And kung gusto nyo makita yung mga process ng pag-apply sa ibang loan apps, kung okay ba sila, you can check the other videos that's here on my channel. And subscribe kasi we're on the road to 100,000K subscribers. And kapag nag 100,000K subscribers, magpapa-giveaway ulit ako guys. Para hindi nyo ma-miss yung mga announcements ko, be sure na naka-on yung bell notification button and dapat subscribe kayo sa channel. So, I hope to see you on my next vlog and bye-bye!